Paano nga ba pumuti ang kilikili ko using baby oil at paano nga ba ang tamang paraan talaga nito para nga tumalab sa ating mga kilikili at mapaputi? Hi mga kumari ko! Nandito na naman nga ang kumari nyo. So for today's video mga kumari ko is sasagutin ko ang mga karamihang tanong sa akin na paano nga ba daw pumuti ang kilikili ko using baby oil? So tara mga kumari ko, tapusin nyo itong video na ito at isishare ko sa inyo hanggang dulo kung paano nga ba napaputi ng baby oil itong aking kilikili. Today's video mga kumari ko is ang karamihan ngang tanong sa akin, ang sabi nga ng iba, hindi daw napaputi ng baby oil ang kanilang kilikili. So mga kumari ko, napakaraming way para mapaputi tayo ng baby oil. So alam nyo ba mga kumari ko, na itong baby oil ay sobrang effective talaga at kayang-kaya talaga nitong paputiin ang inyong kilikili. So mga kumari ko, ang gagawin mo lang dito is syempre kung napanood nyo nga yung dati kong vlog na nag-trending ngayon at umabot nga siya ng 1 million views mga kumari ko, na at talagang ang daming mga bad comments at marami rin namang good comments na talagang nagpatunay na napaputi nga ng baby oil ang kanilang kilikili. So napakarami nga rin nagsasabi na iba na dati na raw maputi ang kilikili ko. So sinasabi ko nga sa inyo mga kumari ko, hindi po dating maputi ang kilikili ko dahil nung nanganak nga po ako, nagbuntis ako mga kumari ko, is super nagdark talaga itong aking kilikili. So mga kumari ko, bibigay ko sa inyo yung mga tips na dapat nyong tamang gawin para yung mga kilikili natin ay hindi nga mangitim. So ituturo ko sa inyo muna mga kumari ko kung paano nga ba ang tamang paggamit nitong baby oil. Mga kumari ko, after nyong maligo tsaka nyo ito i-apply or pwede rin naman hugasan nyo yung kilikili nyo, sabunin nyo. So isa pa sa advice ko sa inyo mga kumari ko, pagdating po sa kilikili, yung iba kasi ang alam nila, ang tamang gawin is kuskusin ng madiin ang kilikili para daw matanggal ang dumi. No mga kumari ko, wag na wag nyo po yung gagawin. Alam nyo ba mga kumari ko, na pwedeng mamasa at mameklat ang inyong kilikili. So kailangan mga kumari ko, pag kayo po ay magkukuskus sa inyong kilikili, dapat po soft lang kasi po medyo manipis ang balat natin sa kilikili at medyo sensitive talaga. At wag po kayong gagamit ng mga matatapang na sabon like Kojic sa kilikili mga kumari ko. So mga kumari ko, based on my experience, maganda rin po ang Colgate pampabango ng kilikili. Kung meron kayong mga booms, alam nyo na yon mga kumari ko, napakabisa talaga nun mga kumari ko kasi meron akong friend na meron siyang ganon. So in-advise ko siya na i-try mo yung toothpaste kasi talagang napakaganda ng toothpaste na pampawala ng asim ng iyong kilikili. At legit mga kumari ko, na talaga natulungan siya ng toothpaste. At yun yung ginagawa niya ngayon mga kumari ko. Every time na maliligo siya mga kumari ko is gumagamit siya ng toothpaste. So sa pagpaputi naman ng kilikili niya mga kumari ko is ganito lang yung ginagawa niya. So yun nga, nakaligo na kayo mga kumari ko. And then after nyo naman maligo or linisan nyo yung kilikili nyo is kumuha lang kayo ng cotton balls. And then, ayan lang, ganyan lang siya mga kumari ko. Ayan, patakan nyo lang. At saka nyo po siya ikukuskos ng maigi sa inyong kilikili. So, yan mga kumari ko, pag kinukuskos nyo yan sa inyong kilikili is magtatanggal lang talaga. Ayan o, tataka ka. Malinis yung kilikili mo pero meron pa rin talaga siyang nakukuhang dumi. So, napakaganda talaga nitong baby oil mga kumari ko para nga makapagpaputi ng kilikili. At alam nyo ba mga kumari ko na isa pa sa nakakaitim ng kilikili yung pagbubunot? So mas maganda talaga mga kumari ko kung di na lang kayo magbubunot, mag-shave na lang kayo or mag-wax na lang kayo. Kasi alam nyo ba mga kumari ko, ang pagbubunot po ng buhok natin sa kilikili ay nakakaitim po talaga yan ng kilikili. Tapos mga kumari ko, syempre pag nagbunot tayo ng buhok, nag-o-open yung force, pwede siyang mapasukan ng tubig, tapos nagkakasugat yung kilikili natin. So mga kumari ko, kailangan talaga doble ingat din talaga tayo. At saka mga kumari ko, pag nag-a-apply kayo nitong baby oil, huwag nyo mamadaliin. Halimbawa, nag-apply lang kayo ngayon, tapos gusto nyo puti agad yung kilikili nyo kinabukasan, walang ganun mga kumari ko. I-enjoy nyo lang siya, di ba tayo, araw-araw naman, every time na maliligo tayo, naglalagay tayo ng mga deodorant or tawas. So mga kumari ko, yun, parang ganito rin yan. So every time pagkatapos nyo maligo, maglagay kayo nito, and then pag natuyo,
pwede na po kayo maglagay ng tawas or kahit na anong deodorant na ginagamit. So, ganun lang mga kumare ko at yun lang yung experience ko na ganun nga lang kadali na napaputi ng baby oil ang aking kilikili. Araw-arawin mo lang siyang gawin mga kumare ko is talaga namang kayang-kaya nga nitong mapaputi ang inyong kilikili. Basta wag lang kayo magmamadali mga kumare ko, gawin nyo lang siya araw-araw after nyo maligo. Magugulat na lang kayo mga kumare ko, talagang malaki na yung diferensya sa dati ng inyong ang kilikili at talaga namang mapapaputi na nga niya ng inyong kilikili. So, siyempre mga kumare ko, sundin nyo lang yung mga bawal. Huwag kayong magsabon ng mga matatapang sa kilikili nyo. Huwag kayong magbunot ng magbunot kasi isa din yan sa nakakaitim ng kilikili mga kumare ko. Sa consistent lang kayo mga kumare ko sa paglalagay nga nitong baby oil is kayang-kaya talaga nitong baby oil na tumapaputi ang inyong kilikili. Dahil napakarami na pong nagpatunay na ang baby oil mga kumare ko is legit na nakakaputi talaga ng kilikili. Kaya kung meron kayong mga problema dyan sa kilikili nyo, is ito lang talagang baby oil ang solusyon dyan mga kumare ko. After nyo maligo, maglagay lang kayo nito, kuskusin nyo lang siya ng bulak. Yan. Yan, soft lang ng pagkuskus nyo mga kumare ko. Yan. Sobrang matutulungan talaga kayo nitong baby oil pagdating sa problema nyo sa inyong kilikili. So, yun lang naman mga kumare ko. Sana nga nagustuhan nyo itong share ko sa inyong tips. At kung nagustuhan nyo mga kumare ko, pareak pa share at follow na lang din po ng aking page. Yan lang. Salamat.